In this video, magkikreate tayo ng program na gumagamit ng one-dimensional arrays. So if hindi pa kayo familiar with one-dimensional arrays or arrays, meron pre-provide na link sa description below for a separate discussion. Although that is arrays for data structure, ganun din naman yung concept niya into the other programming languages, kagaya nitong i-discuss ko later on. So as you can see, meron na akong naka-reading user interface dito, wherein meron akong dalawang button at isang this box. So ang gagawin nating program is mag-a-ask tayo sa user to enter multiple values or multiple names rather, and then i-store natin yon sa isang variable. And then para ma-check natin kung nag-store siya, i-reveal natin yon gamit ang this box upon clicking yung second button natin. So bago tayo mag-start, kunin ko muna ang aking properties window. And then ipakilala ko muna yung mga object na gagamitin natin. So this is btn enter, this is btn show, at ito naman ay lst names. So pag okay na, balik ko yan sa gilid. Now, proceed tayo. So since dito muna tayo magti-trigger ng ating action or event, double click ko ngayon dito. Okay? So bago tayo mag-start, mag-declare muna tayo ng mga variables na gagamitin natin. Since meron akong dalawang button doon, kung maalala nyo sa user interface, i-declare ko ngayon yung variables ko dito na sa pinakataas para all throughout the program magamit na natin sila. So first variable, declare ko lang. Okay. Now, itong ganitong declaration, ito yung typical or normal declaration natin ng variable, wherein nilalagay lang natin yung name ng ating variable and then yung kanyang data type. So, pag ganitong declaration, nakakapag-save or nakakapag-store tayo ng data dito sa variable na to ng one at a time. Ibig sabihin, kung naglagay ako dito ng value na 1 at later on nag-store ulit ako ng another value, for example, Pedro, automatically nire-replace nyo na yung naunang in-store ko nung panibago. So, para i-allow tayo na makapag-store ng multiple values sa isang variable, i-convert natin to ngayon ng, or gagawin natin siyang array. So, para i-convert yan, ang gagawin mo lang is maglalagay ka lang ng open and close parenthesis, and then in between, ilalagay mo lang yung size ng array mo. For example, 5. Ang ibig sabihin yan ngayon, pwede ako mag-store ng 5 or maximum of 5 values ng sabay-sabay dito sa variable na names. Okay? So, yun yung array. Now, magde-declare ulit ako ng another variable. Okay. So, yung i na yan, that is for the index. Kasi when it comes to array, yung index na yan, yan yung location or position ng mga values na ini-store natin sa kanya. When it comes to array, lagi rin tayong kailangan mag-loop. Kasi yun lang yung way para makapag-traverse or ma-process natin lahat ng values na ini-store natin sa kanya. Okay? So, gagawin ko ngayon, para makapag-store ako ng multiple values dito sa ating names, maglo-loop muna ako for i is equal to 0 to 4. Okay, so 0 kasi yan yung una or pinaka-start ng index natin. Yan yung unang location niya. And then since ang maximum size natin ay 5, therefore ang last index natin will be 4. Okay? So, kung mapapansin ninyo, nag-underline yung aking I and then may lumabas na message. So, ang sabi, it will not be inferred because it is bound to a field in an enclosing scope. Although, wala naman tayong problema dyan, ang sinasabi lang ng program, pwede nating palitan yung I na gawin nating me.i or mybase.i. Ibig sabihin nun, ang tinutukoy ng me or mybase is yung form mismo. Or pwede naman na dito natin mismo i-declare yung variable for i as integer. So, pansin natin na nawala yung underline niya. So, hindi na natin kailangan i-declare yan dito. Pero kung nasanay kayo na nagde-declare sa pinakataas, okay, pwede nyo naman nang burahin to. Pero kung ayaw nyo nga may lumalabas na ganyan na underline sa kanya, pwede naman yung isa. Okay? So, proceed tayo. Para makapag-input ngayon ng ating user ng multiple names, gagamit tayo ng input box. So that is the same with the message box, yun nga lang, ito, ia-allow yung user na makapag-type or makapag-input ng certain information.
So, first, saan natin siya i-store? Doon sa variable natin na names. Since array yan, pag gumamit ka ng array, automatically hindi na nawawala si open and close parentheses. Kasi parang hinati mo na yan eh. Therefore, i-ask ka niya saang part ng variable na yan mag-i-store ka. Okay? So, lagay ko na lang i. Ibig sabihin, since naka-loop tayo, kung ano man ang value ng i natin, doon tayo mag-i-store. So, is equal to yung input box na tinatawag. Okay? So, input box may dalawang part. Yung una is yung kanyang prompt, a string, or yung message. For example, enter names. Okay, syempre, string yan, naka-enclose yan sa open and close quotation. Followed by comma. Okay, yung pangalawa naman is yung title niya. So, still, open and close quotation. For example, using arrays. So, hindi ka maglalagay ng title. By default, ang ilalagay niya is yung title ng solution or yung pangalan ng project mo. Now, okay na tayo. Sasubukan nating i-run yung program. Ano yung magiging itsura niya? Click ko lang yung run. Okay? Then, click ko ngayon yung enter names. So, ito po yung tinatawag na input box. So, meron to by default dalawang button. Okay, cancel, and then we have the exit. And then, meron to ngayon yung ating parang text box wherein pwede tayo mag-input ng data. So, kailangan natin mag-enter ngayon ng 5 names. So, for example, we have 1. Click ko lang enter to proceed. Pedro, we have Maria, for example, Clara, and JR na lang yung last. Okay. So, as you can see, nakapag-input tayo ng 5 names. And then, in-store natin yon sa isang variable. So, para ma-check kung nag-store siya, gamitin natin yung second button natin. So, terminate ko muna yung program. Okay? So, balik ako sa form and then click ko lang yung aking second button. So, ang gagawin ko lang is maglo-loop pa rin ako. And then, i-display ko siya sa list box. So, to do that, list box... that is lstnames.items.add. So, i-add ko siya doon kasi nga that is a list box. And then, yung variable ko na names, open parenthesis. Okay, since naka-loop pa rin tayo kung ano yung value ng i natin. So, yun yung ilalagay natin kay list box. Try natin i-check. Okay, ito siya. So, click ko ngayon yung enter names. So, mag-enter ulit ako ng 5. Pedro, Juan, Maria, Clara, JR. So, check natin kung nag-store ba talaga siya doon sa ating variable na names. Click ko lang to. Okay? So, as you can see, kung paano ko sila in-input yung 5 variables or 5 names na yon, okay? Nag-store siya doon sa isa nating variable na names. So, ganun lang po gumamit ng arrays. So, inaalaw ka lang niya particularly to store multiple values. Syempre, kailangan same type sila. So, bago natin i-end yung program, kailangan muna natin syempre ayusin. Kasi, as you can see, panag-click ako ng option, ng input box, or gumamit ako ng input box, ang pinaka-disadvantage nito is, paano kung walang in-enter na value, or clinic ko yung cancel, o kaya naman exit. So, subukan natin. Close ko muna yung program. So, as you can see, clinic ko yung X, clinic ko yung cancel, o kaya nag-okay ako na walang laman, lumalabas pa rin siya. Kasi nga naka-loop tayo. Ibig sabihin, by default, 5 beses siyang lalabas. So, lagay ko lang, for example, maglagay ako ng 2. Kasi nakatatlong click na tayo kanina. And then, click ko yung show names. So, as you can see, may 5, ay merong space dito. Kasi yan yung first 3 na attempt natin. And then, since may laman na kasing dati yung list box, nung nag-add tayo, tumagdag lang siya sa baba. Okay? So, para i-solve yun, kailangan muna natin lagyan ng condition yung input box. Stop lang natin yung program. So, balik tayo sa ating... balik pala tayo dun sa ating code. Now, so, ito yon. So, dito tayo nag-i-store. Itong variable na to, dyan tayo nag-i-store ng ating names na in-enter ng user. So, therefore, dito ako maglalagay ng condition. So, if names, syempre, index, nakadepende ko anong value ni index, is equal to null, then,
maglagay na lang ako message box. For example, lang nilagay ang ilalagay ko message box is no data entered or no names entered na lang. And then that will be exclamation and then ang title ko, for example, null. Okay, wala na ako ilalagay. Kaya ganyan, ibig sabihin hindi ko nalalagyan ng title. So, try natin ngayon. Ayan. So, click ko yung enter names. Ito siya. Now, pag click ko yung okay, pansinin nyo, lumabas. No data entered. Kasi na-check niya na walang nakalagay. After nun, okay, since nakaloop tayo ng 5, therefore, dire-diretso lang yon. Clinic ko yung okay kanina, clinic ko ngayon yung cancel. Lumabas pa rin yung message box. Clinic ko yung exit, lumabas pa rin yung message box. Now, nakatatlo na yon. Pag naglagay ulit ako ng 2, for example, 1, and then Pedro, okay, ibig sabihin, tinapos pa rin niya yung loop na 5. Pero pag nag-click ako ng show names, may tatlong blank space and then meron na lang yung 2 names na in-enter ko. Ang disadvantage kasi ni input box is hindi niya kayang i-detect kung nag-click ka ba ng exit, nag-click ka ba ng cancel, or nag-enter ka ng blanco or wala kang nilagay and then click mo yung okay. Hindi niya kaagad kayang i-detect yon. So medyo mahirap yung way para gawin yon. So para maiwasan natin yung error, kasi possible, since nakaloop tayo, dan, kaya hindi naman maganda yung program na ganito ang nangyayari. Although, walang error na lumalabas, pero nakakapag-store ka ng blanco, so syempre hindi yan pwede. So to fix that, ang gagawin na lang natin is to determine kung si user ba ay nagkamali lang ng pindot. Okay? O kaya naman, itrap natin kung nag-continue ba siya without entering any value. So, stop muna natin. So, ibig sabihin, after natin ma-detect kung null yung kanyang in-enter, maglalagay pa tayo ng panibagong condition. Okay? Wherein yung condition natin is, check na natin gamit yung message box. So, if yung message box, no data enter, so, please, click, retry. Sabihin na lang natin, ang gamitin natin na button ng message box is retry, cancel. So, please click retry to enter again or cancel to terminate. So, ang gagawin natin ngayon is dinetect natin na wala siyang in-enter na names. Okay? So, may 2 choice siya. It's either i-click niya yung retry para mag-click ulit siya or mag-enter siya ng panibagong name o kaya naman cancel para i-terminate niya na yung loop o yung paglabas ng input box. So, syempre, gagamit tayo. Babaguhin natin yung button. Message box. Ang gagamitin natin is yung retry cancel. Plus, so concatenate lang natin. And then, is equal to, since naka-if tayo sa unahan, so i-check natin, if ang clinic niya is retry, ang gagawin natin ngayon, okay, nakaloop kasi tayo. So, mapapansin nyo kanina, kahit nag-error yun, 5 beses lang lumabas si input box. Ibig sabihin, naka-fix na 5. So, if ever na nag-click siya ng retry, automatically, mababawasan yung number of time na lalabas si input box. Ibig sabihin, magpo-proceed pa rin si loop. So, para i-avoid yon, ang gagawin lang natin is i-increment, babawasan lang ulit natin, decrement pala ulit si index natin. So, index will be I is equal to I minus 1. For example, kasi siya ay nasa 0. Then, automatically na nag-input box tayo or nag-enter siya ng walang laman, na-detect yun ni program, automatically yan, i-increment niya yung index. Mapupunta siya sa second location. So, since nagkaroon nga tayo ng trap dito para ma-check kung walang laman, ibabalik lang natin yung dati niyang value. Kaya tayo nagbawas ng isa. Okay? So, since meron kang condition dito, ito is, if ang pinindot niya ay yung retry, what if cancel? Ang gagawin mo lang,
So, mag-else ka lang dito. And then, okay, ita-terminate mo lang mismo yung buong event. Okay? So, to do that, lagay mo lang exit sub. Ibig sabihin, automatically, terminated siya. Pupunta tayo ng end sub. So, try natin ngayon. Okay? Ito yung ating code. So, enter names. So, for example, clinic ko yung okay. Wala ko in-enter. Ito na siya. Lumabas na yung message box. So, pag clinic ko yung cancel, automatically terminated. So, hindi na siya dumiretso. Now, pag clinic ko naman yung retry, okay? So, ulitin ko lang doon. Then, babalik lang. For example, 1. Okay. Then, clinic ko yung exit. Nakaisa pa lang ako. Retry, automatically, meron pa akong 4 chances. So, 1. And then, for example, yung cancel naman, retry ko ulit. Maria, pangatlo na to. JR. Pasin ninyo, kung titignan nyo ilang beses lumabas to, hindi lang 5. Kasi once na nag-cancel ako at niretry ko, kaya in-exit ko tapos niretry ko, or nag-click ako ng okay na blanco at niretry ko, ibig sabihin, hindi siya nag-i-store. Okay, hindi tayo pinapayagan na mag-store yung blank doon sa ating variable. Clara. Okay, so click natin yung show. Ito siya. So, bakit nga ba napakahalaga na i-keytrap natin? Okay, tingnan nyo ito ngayon. Exit ko yung ating program. Click ko ngayon yung play and then i-click ko agad. Okay, without entering names, i-click ko kaagad yung show names. Okay, value cannot be null. So, naging problem natin ngayon, hindi tayo pwede mag-add ng mga data doon sa ating list box na wala naman tayong ini-store at first. Okay? So, para maiwasan pa rin yan, kasi when it comes to program, talagang i-check nyo saan ba siya pwede magkaroon ng error. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa user bakit niya kasi pinindot yon. Kailangan yung program natin is ma-evaluate niya na ano yung mga dapat na gawin para ma-prohibit yung mga ganong klaseng error. So, syempre, ang pinaka-way para gawin yan is andalin ko rito si properties and then at the start ng program, gagawin ko lang, hanapin ko lang yung property na enabled, and then si show names, gagawin ko lang siyang false. Okay? So, ibalik ko ito ngayon dito. And then, once na nag-enter ako ng name, and then after na, for example, dito sa baba, kasi ito naka-loop yan eh. So, after nyan, i-disable ko na, or enabled ko na siya. btn show that enabled is equal to true. And then, i-disabled ko naman si enter. So, try natin. Anong mangyayari? Ito siya. So, enter names. So, mapansin nyo ha, naka-disabled yung show names. Kasi nga, para may iwasan natin na i-click mo to nang hindi ka pa nag-enter ng mga names. So, enter tayo ng 5. Okay. So, siya na naka-disabled, meaning, ito naman tayo. Now, ganun din dito. So, pwede nyong, ayan, kasi yung click mo na i-click, dumadagdag. Okay? So, pwede mo rin i-reverse yung ginawa mo dyan. Sit lang natin. So, dito nga pala, kung ayaw mong nauulit, ibig sabihin, for example, may laman siya, tapos nag-click ka ulit, mawawala na siya ng laman. Kailangan mag-start siya from blank. So, pwede mo naman i-clear. Lagay mo lang dyan, lstnames.items, okay, .clear. So, pwede naman yan. Ibig sabihin, pag nirun natin, nag-enter tayo. 1, C2, C3, C4, at C5. Clinic mo yung show. Every time na i-click mo yan, okay, nag-clear tayo dito. Sabihin, binubura niya yung dati. Pero syempre, para ibalik yan, kailangan mo lang i-reverse to, enabled mo to, disabled mo ulit to. So, copy lang mo yan. Ika-copy lang natin yan. Then, paste lang natin dito. Babalik na rin lang natin ngayon kung sino yung mag-enabled and then yung mag-disabled. Okay? So, for the last one, try natin yung program. Last try natin. So, we have 1, Maria,
JR, Pedro, and Clara. Okay? So, show names. Now, if gusto mo ulit mag-enter, click mo lang ulit yung enter name. So, ganun lang. Okay? So, tinanggal lang natin yung mga possible na error na pwede. And then, in-advise natin or iniwasan lang din natin na magkaroon ng fault yung user para mag-error yung program. So, as you can see, ang mahalaga dito is magamit natin or maunawaan natin paano ginagamit yung arrays. So, madalas kasi ginagamit ang arrays na to when it comes to the variable. Okay? So, when it comes to arrays, ang kailangan mo lang tandaan is the index and then kailangan lang lagi naglo-loop tayo pagdating sa array. Although, not necessarily, may mga time na kailangan, meron ka talagang specific location, hindi mo kailangan mag-loop. So, that's all for the one-dimensional arrays using, or that's all for one-dimensional arrays gamit when it comes to variables rather. Kasi meron pa tayong susunod na program wherein gagamitin naman natin siya for this one, sa mga objects naman natin. Okay? So, that's all for one-dimensional arrays.